Mapagpalang araw po sa atin mga kapatid at welcome back po sa atin Facebook page at YouTube channel. So for today's video mga kapatid is another reaction video na naman po tayo. At ang atin pong gagawan ng reaction video ay galing na naman po ulit kay Sa Iyong Araw. So ito po ang title ng atin gagawan ng reaction video. Hindi ito kaya ng Taiwan, China, hindi na mapipigilan ng US. So ito ang ating gagawan ng reaction video, no? So kung hindi pa po tayo nakasubscribe kay Sa Iyong Araw, mag-subscribe na po tayo. At kung gusto nyo rin po ng may nagre-reaction video, pakisubscribe na rin po ako. Malaking bagay na po yun para sa akin mga kapatid. So wala naman tayong inihintay na, kaya simulan na natin to. Let's go! Play na natin yan. Umiinip ang mga pangyayari ngayon sa West Philippine Sea, lalong higit sa teritoryo ng Taiwan. So, disclaimer lang po mga kapatid, ang video pong ito ay hindi po natin pinasisinungalingan at hindi rin po natin pinatotohanan. So, ito ay reaction video lang po mula kay Sa Iyong Araw. Pinapoy pa nito ng pagsuporta ng United States of America sa bagong presidente ngayon ng Taiwan, na ito daw ay lumalayo sa prinsipyo ng People's Republic of China. At dahil dito, maraming balibalita ngayon ang napakaraming estratehiya kung paano daw i-conquer. So isa ito sa nakakatakot na pangyayari kung sakaling mangyari man, no? Kasi talagang hindi biro yung mga armas ng bawat bansa dito, no? Kaya siguradong ang daming affected dito, no? Kaya sana wag po sanang mangyari kung ito man ay totoo, no? Ipag-pray po natin mga kapatid na magkaroon ng peace ang bawat bansa ng China ang Taiwan. At isang pag-aaral mula sa isang article ang patungkol sa kung paano patutumbahin ng China ang Taiwan. At ang tanong ay, maaari bang kontrahin ng Taiwan ang malupit na pagsalakay ng China na may mga missile? Atin itong pag-usapan mga kaibigan Sa Iyong Araw. So subscribe po natin si Sa Iyong Araw. Ang PRC ay naglabas ng hanggang 2,000 na ballistic missiles kasama ang DF-11 at DF-15 ayon kay Chris Osborne, presidente ng Center for Military Modernization. Sa mga palaro ng digmaan, madalas na sinasalaysay ang mga senaryo ng biglang pag-atake kung saan agad na inaangkin ng China ang Taiwan bago makapag-intervene ang posibleng mga tagapagtanggol. Sa pamagitan ng paglulunsad ng isang seri ng mabilisang atake gamit ang ballistic missile, ang mga atake na ito. So itong ballistic missile na to, hindi ito biro na armas, no? Siguro napakalakas talaga nito, kaya ito yung ginagamit ng China. Ay layuning lampasan ang air defenses ng Taiwan. Puminsala sa critical na infrastruktura, gawin din sa command and control. So yung Taiwan, meron silang defense missile, no? Na kapag inatake sila, pwede nilang ibalik, kagaya sa Israel, no? Meron din silang ganong missile. Systems, maging ang armas at land defenses. Ang Taiwan ay nasa loob lamang ng 100 milya mula sa mainland ng China. Kahit ang mga ballistic missiles na maikli, medium at long range ay hindi kailangang maglakbay ng malayo. At ang People's Liberation Army ay kilala sa mabilis na lumalaking arsenal. Ayon sa isang interesanteng research paper mula sa Tufts University of Fletcher of Law and Diplomacy, totoo nga na ang PRC ay naglalabas ng hanggang 2,000 na ballistic missiles kasama ang DF-11 at DF-15. Ang isang serye ng pagsalakay gamit ang ballistic missiles ng PRC ay dinisenyo upang gawing walang laban ang Taiwan na magtanggol laban sa isang air amphibious assault para sakupin ang isla. Ang ganitong senaryo inilarawan sa taon ng ulat ng Pentagon tungkol sa China bilang fait accompli. Kahit ang pinakamahusay na air defenses at alam na mayroon ang Taiwan ay hindi sapat na handa upang pigilan ang isang malupit na pagsalakay. Dahil so talagang pinagpaplanuan talaga ng China itong Taiwan, kaya napakahirap na usapin ito kung sakaling mangyari. Kaya sana naman wag mangyari, no? Ipag-pray natin mga kapatid na magkaroon talaga ng peace sa bawat bansa, lalo na sa nangyayari ngayon sa ating Philippine Sea, no? Talagang mainit yung usapin ng China at Pilipinas kasama tong Taiwan.
sa sobrang dami nito dahil maaring kulangin sa precision interceptors upang subaybayan at patumbahin ang isang serye ng daang misile. Ang pagtatangkol laban sa ganitong senaryo ay malamang na pangunahing dahilan kung bakit kilala ang Taiwan sa pagpapatakbo ng ilan sa mga pinakamodernong network ng air defense systems na kailanman ay tatag. Ang Taiwan ay maaaring magkaroon ng pinakamatibay at masalimuot na air at missile defense network sa buong mundo. Kasama dito, hindi lamang ang Patriot missile system na binili mula sa Estados Unidos, kundi pati na rin ang maraming detector. Sistema ng anti-air missile na gawang Taiwan at malawakang pondo sa early warning radars at iba pang defensive measures ayon ito sa research paper ng Fletcher School. May isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtatanggol laban sa darating na serye ng ballistic missiles na alinmang engagement sa China, at ito ay may kinalaman sa air power. Isang interesanteng war game na isinagawa noong nakaraang taon ng RAND Corporation, natagpuan nga ng isang abanting air power ng US at ng mga kalyado ay maaaring mawala o malubhang masira sa pamagitan ng isang mapanirang pagsalakay ng ballistic missiles na idinisenyong sirain ang mga 5th generation na aircraft sa lupa bago ito lumipad. Ang eksaktong senaryo na ito ay sinasaalang-alang sa war game na isinagawa ng RAND Corporation, at tiyak nga ang mga unang findings ay nagsasaad sa panahon ng isang Chinese attack sa Pacific na wala ng United States ang higit sa 100th generation fighter aircraft. Karamihan sa kanila ay nasa lupa dahil sa mga missile strikes. Ang mga findings na ito, gaya ng ipiniliwanag sa isang essay ng RAND hinggil sa war game ni Iber Baraktari at Jim Mitre, Vice President at Director ng Global Emergent Risk, ay nagbigay din ng mga pangunahing puntos kung saan maaaring gawin ang mga pag-aayos upang bawasan ang pinsala. Ang pag-aaral sa war game na napakakomplikado ay nakakita ng malawak na hanay ng mga taktika at pamaraan na disenyo upang lubos na bawasan ang ganitong klaseng mga pagkawala. Sa kabuuang 17 na inirekomendang solusyon, ang pinaka-epektibo ay kinilala bilang dominasyon sa impormasyon. Ang mga solusyon na sinusubok at napapatunay na epektibo ay kasama sa pagpapatupad ng cloud technology, pagsasaayos ng mga decoy, smart sea mines, multi-domain maneuver, at pagsasama ng multiple... Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya sa iyong araw dito. Masyadong malalim yung usapin. Network sa isang solong device. Lahat ng mga techniques na ito ay naka-align sa pamagitan ng pagtatatag ng isang malaking prioridad. Dominasyon sa networking at impormasyon. Ayon sa essay ni Rand, ang 70 na solusyon ay sa iba't ibang bagay pangunahing nakatuon sa pagbibigay ng isang informative advantage sa Defense Department at sa mga kalyat. So grabe na talaga yung advance ng ano ngayon, ng technology ngayon, no? Kita nyo naman yung bawat armas ng bawat bansa, talagang hindi na biro. Talagang pwedeng masira ang kalupaan anytime kapag nagkaroon ng war ang bawat bansa. Nung pwersa laban sa China, natagpuan din ang war game ng RAND na ang pag-adapt, produksyon at integrasyon ng mga umiiral na imbensyon ay nagpapakita ng kahalagahan na hindi bababa sa paghahanap ng mga bagong disruptive na teknolohiya. Bagamat ang mga bagong pag-aaral ay laging mahalaga sa hinaharap, ang epektibong operasyon ng militar ng United States sa malapit na panahon ay mabuti sanang mapagsilbihan ng mga pagsisikap na operasyonalisahin ang umiiral ng matagumpay na imbensyon ayon sa natuklasan ng pag-aaral. Ang essay ng RAND ay nagsasaad ang Defense Department. Mayroon itong innovation adaptation problem, hindi innovation problem. Ngunit ang landas tungo sa pagtanggap ay mas madali kapag gumagamit ng mga itinatag na teknolohiya kaysa sa mga nasa yugto ng pagsilang. Kaibigan, maraming mga posibilidad ang pwedeng mangyari at pwedeng umiral sa pagsalakay ng China sa Taiwan. Talaga. At ito ay pinangangambahan na mangyari ng buong mundo. Maraming affected dito kapag nagkasimula na tong war na to, kasi halos lahat ng bansa dito ay maapektuhan, no? Lalong-lalo na yung Pilipinas, kasi katabi lang tayo eh. Katabi lang tayo ng China at saka Taiwan. Kaya ipag-pray natin mga kapatid na magkaroon ng kapayapaan itong bawat bansa. Ngunit wala tayong ibang kakapitan, mga kaibigan, kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. Tama. Siya ang magliligtas sa atin. Jeremiah 17 verse 13. O Panginoon na pag-asa ng Israel, lahat na nagpapaya sa iyo ay mapapaya.
sila nagsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon na bukal ang buhay na tubig. Kaibigan, huwag nating pabayaan mawala ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Nawa ay lalo itong umigting habang dumadating ang panahon ng wakas. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. So idagdag ko lang yung Bible verse na Philippians chapter 4 verse 13. No? Isa ito sa mga kailangan natin, no? Kapag tayo ay pinanghihinaan. Kapag tayo ay dumadaan sa mga problema at pagsubok, no? Ang Panginoong Hesukristo ang siyang nagpapatatag sa atin, no? Kaya lagi po tayong magbasa ng Biblia at isabuhay kung ano man ang nakapaloob sa Bible, dahil ito po ang ating guideline bilang isang Kristiyano, no? So ito lang po ang ating reaction video, mga kapatid, no? Patungkol ito sa war ng Taiwan at China, no? So talagang napakainit ng mga bansang to. Pati tayo talagang pinag-iinitan din ng China. Kaya lagi po natin ipag-pray na magkaroon po ng peace o usapin pangkapayapaan ng bawat bansa upang nang sa ganun hindi po mangyari yung mga bagay na hindi dapat mangyari. So ito lang po ang ating reaction video, mga kapatid. God bless po at magkita-kita po tayo sa ating next video. Paalam!